Good morning, mga katagay. Listen to me now. Listen to my welcome to my YouTube channel again. Tayo po ay magluluto ulit ngayon, ngayong araw. So, November 1 ngayon. So, wala kaming handa. Sigurado yung iba ngayon, abalang-abala sa paghahanda ng kanilang makakain mamaya, no? Pero ako ngayon, magluluto pa lang ako ng lunch namin. At ang aking recipe ngayon ay ituturo ko sa inyong recipe na pasasarapin natin ay ang kangkong. Ooh, yan. Kangkong po ang ating recipe ngayon, no? Tuturo ko sa inyo kung paano ko pasarapin yung simpleng kangkong na to. Ha? Mga katagay? Yan. Let's go! Mga katagay, ito yung ating kangkong, no? So, tatanggalin lang natin yung mga dahon na yan. Yan, mga dahon na yan, mga katagay. Yan, sisiparate natin yan ang paglilinis, no? Tatanggalin natin itong dulo na to. So, yung mga dahon-dahon na yan. And then, ating isisiparate yung mga tangkay na to. Yan, tanggalin natin yan. Yan, yung mga dulo-dulo na yan, tanggalin natin yan. Kasi malalambot na yan. And then, para mas malinis mga katagay, yung ating kangkong na ating lulutuin, gupitin lang natin. And then, ating gupitin sa gitna. No? Kasi minsan, may mga hayop-hayop dyan na pumapasok sa loob ng butas ng kangkong. No? Kailangan nating tingnan yung ilalim niyan, butasin natin, and then gupitin natin. No? Para mas malinis. Yan, tingnan natin. O, wala. So, tingnan natin. And then, kunin natin ng tubig. Yan. Linisan lang natin mabuti yung gitna. And then, ay malinis na yan, no? So ayun mga katagay, tapos na nating linisan yung ating kangkong. So ito po yung ating mga kangkong, no? So ating biniyak yung ating kangkong sa gitna para mas malinis siya. Lahat po yan biniyak natin, no? Yan, puputulin natin yan mamaya. And then ito yung mga tangkay niya. Yan yung mga tangkay. Tapos ito naman yung mga dahon niya mga katagay. So nilinis ko yan isa-isa para mas malinis talaga yung ating kangkong. Tapos ibababad natin siya sa may asin, tubig na may asin, para yung mga insekto dyan na makatago-tago is lumabas, no, mawala. Yan, pati ito din, ibababad natin yan. And then, puputul-putulin natin yan, mga katagay, ng ganito. Ito kahaba, no? Yan, puputul-putulin natin yan, ng ganyan kahaba, mga katagay. Ng ating kangkong. So, yan. Panuorin nyo na lang ako habang niluluto ko siya, no, mga katagay. So, mga katagay, mag-umbisa na tayo ng pagluluto, ano? Mabilis na luto lang po ito. Maglalagay na tayo ng mantika. Yan. And then, painitin lang natin yung ating mantika, mga katagay, no? Yan lang natin ginagawa kapag meron tayong ginigisa. So, painitin lang natin yung mantika. Simple-simple lang po itong pagluluto ng ating kangkong. Ginisang kangkong yung tawag dito. Pero with oyster sauce. At saka maanghang siya, mga katagay. So, pag mainit yung ating mantika, unahin natin yung bawang. So, pwede na siya, mga katagay. Unahin natin yung bawang. Yan. Mabilis ang luto lang ito, mga katagay. Tapos, lagyan natin sa sibuyas. Yan lang yung sangkap natin, mga katagay. Sibuyas, bawang lang. Sagisa lang natin yan hanggang sa magpulay brown yung ating bawang. Then, pwede na yan. Lagyan na rin natin yung ating sinig. Yan lang ang ating sangkap. Napakadali lang. Pagka sa mga restaurant, mga katagay, pagka kumakain ako sa mga restaurant, hindi ako kumakain ng kangkong. No? Pero pagka ako nagluto, mga katagay, kumakain ako niya. Kasi alam ko malinis yung pagkakalinis ng kangkong. Kaya medyo brown na yung ating bawang. Ilagay na natin yung ating mga tangkay ng kangkong. Yung malalaki muna. No? Ito yung malalaking kangkong. Then, lagay na rin natin ito mga katagay. Yung kanyang mga maliliit na tangkay, no? So mga katagay, kung napapansin nyo yung may tubig ako dito pinapakulo. Kasi dyan ko rin ilalagay yung dahon mga katagay, no? Hindi ko siya isasama sa pag-isa. Itong dahon ng kangkong natin. So ipapakuluan lang natin dito no, ng konti yung ating dahon ng kangkong. Parang ala chowking style mga katagay. So yun yung gagawin natin dito sa dahon. So papakuluin lang natin ito. So lagyan lang natin yan ng pampalasa. Yung ating magic sarap. Kunti lang. Susakto lang. Magic sarap. Baka naman. Yan. So mga katagay, kung nakikita nyo, kulong-kulong na yung ating tubig dito sa kabila. Hinaan ko lang. And then ito, malinis na ito mga katagay. Nakailira na yan. Yan o, nakailira. So ilalagay lang natin yan. Papakuluan lang natin ng mga 3 minutes. Yan.
Hindi na natin siya pinag-iwan-iwan mga katagay para pagtanggal natin mamaya is magkakasama pa rin siya. Patawag yung lagay natin, patawag. So mga katagay, itong ating dahon na to, lulubog lang natin, ano? Lulubog lang natin. Para maluto yung ating dahon. Dahon ng kangkong natin, no? So parang papakuluan lang natin yan. Maluluto kagad yan. Mga 3 minutes lang. So malakas na apoy. Luto na kagad yan. Parang kung baga sa akin, steam lang natin. Kailangan ito siya steam. Pinakuluan ko talaga siya. Mga tagay, lagyan pala natin ng kunting asin yung ating pinakuluan, no? Para may hindi masyado matabang yung ating daro ng kangkong. Kunti lang. Kasi itong ating tangkay naman ang kangkong, lagyan natin ng kunting asukal. Pambalan sa alak. Tapos mga katagay, lagyan din natin ng oyster. Yung ating kangkong. Yan. So, tirapin lang ng oyster. Sakto lang po, sakto. Yan, napakasimple lang mga katagay na toil ito. Pero napakasarap. Walang sayang sa tangkay ng kangkong. Natin mga katagay kung tama na ba yung lasa. Kailangan pa natin magdagdag ng pampalasa. Kunti pa. So yung ating kwan, may hininahan ko na ito. Pinatay ko na yung ating dahon. So mga katagay, luto na to. Mabilis na lang to. Saglit na lang, saglit na lang. Ilang minuto na lang. Yan lang mga katagay. Napakadaling lutuin ang ating tangkay ng kangkong na with oyster sauce. Tapos na siya. Tapos mga katagay, hindi ko na siya hilugatan. Ano? Tapos na yung ating ginisang kangkong na sa oyster. So gagawa naman tayo ng sausawa nung dahon ng kangkong. Madali lang yan. Mabilis na mabilis lang. Lagyan lang ulit tayo ng mantika. Yan, painitin lang natin ulit. Lagay na natin yung ating bawang at saka sibuyas. Parang ala chowking yung style nito mga katagay. Pero sa chowking, doon sa sausawa nila ay parang yung chili garlic ang nilalagay na may maraming bawang. So dito, ibahin lang natin yung konti. Actually, meron ako nun pero ayaw kong mag-sausawa nun. Gusto ko lang ibahin yung aking sausawa ng konti, no? Tapos lagay natin yung bagoong. Ang bango mga katagay. Ito yung sausawa natin. Sausawa natin to. Bagoong. Ito yung sausawa natin. Ganyan lang kabilis mga katagay, yung ating sausawa ng ating daon ng pecha, ng kangkong mga katagay. Tapos na kaagad. Lagyan lang natin ng kunting asukal yan mga katagay para hindi masyado maalat, ha? Kunti lang, kunti lang, yan. Kasi dating may timpla na yung ating tabuong. May nang apoy lang mga katagay yung ating apoy, no? May nang apoy lang. So ayan mga katagay, tapos na yung ating sausawa ng daon ng kangkong. So ayun mga katagay, hanggang dito na lang yung ating videos for today, yung ating vlog for today. Sana'y nagustuhan nyo ang ating bagong menu sa ating
mga listahan. At sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng konting tip kung paano pasarapin yung mga kangkong natin yan na tinatapon lang natin yung mga tangkay. So mga katagay, sa mga katagay ko dyan, mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe to my YouTube channel for more videos, update na aking pang i-upload sa aking YouTube channel, mga katagay. So hanggang dito lang. Thank you.